نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء إمداده متنوع يا حسنه ذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعين عاش الكريم يرشدهم عطش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, tayo dumakila sa Allah sa lahat ng pagkakataong ipinagkaloob niya sa atin at tayo ay tanggapin ng Allah mula sa atin ang ating pag-aayuno, ang ating mga buting gawain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binabati ko po kayo ng magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman po dito sa Middle East. Ako po ang inyong host na walang iba kundi si Alimuddin Onofre Ilyas, kung saan ay isa sa mga hurado din ng competition na ito na pinamagatang Short Virtual Lecture Competition. So alhamdulillah, isa naman pong participant ang magpapakitang gilas, mashallah tabarakallah, ang magbabahagi ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng patimpalak na ito. At naway tanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito at sa lahat ng mga participants. Mga kapatid sa pananampalatay Islam, tawagin na natin ang ating ikapitong participant sa programang ito, sa patimpalak na ito, na kung saan siya po ay ngayon ay nakatira sa San Pedro, Laguna. Siya po ay Balik Islam, Maranao tribe. Mashallah, tabarakallah. At actually, isa na ito sa mga naging guest namin sa ating exclusive interview sa TGIS Extension. Siya po ay walang iba kundi si Jalil, Macaundar ng San Pedro, Laguna. Mashallah. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh, Sheikh. Okay, mashallah. Kumusta ang pakiramdam na ikaw na ang sasabak ngayon sa patimpalak na ito?
Alhamdulillah ay ako ay nagpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, Sheikh. Alhamdulillah. Ikaw ba ay na-motivate ng mga naunang mga participants? Ikaw ba ay sabihin nating kinakabahan dahil sa mga naunang participants, mashallah, ay talagang di basta-basta. Or na-inspired ka nga. Hindi basta-basta yung mga kalaban eh. Talagang marurunong sila, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh sila ay mga binayaan ng Allah. Alhamdulillah. So tandaan natin na hindi ito, I mean, isipin natin na ito ay friendly competition, kumbaga, na alhamdulillah sa pamamagitan ng programa na ito ay maibabahagi natin sa ibang mga tao sa abot ng ating kakayahan sa pamamagitan ng programang ito ang turo ng Islam, ang anumang natutunan natin patungkol sa ating pananampalataya. Alhamdulillah, Sheikh. Okay, so bago ka magsimula ay ipapaalalahanan ko lamang kayo patungkol sa ating criteria for judging. So meron tayong 15% na people choice at ito kukuhanin ang 15% na ito sa mga reaction ng ating mga viewers sa pamamagitan ng kanilang pag-like at pag-share or pag-engage sa iyong tinatawag na lecture ng Subhanahu wa Ta'ala. At meron tayong okay. Bouncing yung ano ko, okay. Meron tayong 35% message content at kung saan ito yung kabuuan ng iyong mensahe. At ganyan din 30% craftsmanship, ito ay napapalublit yung creativity, delivery voice, at saka personality. At meron tayong 20% technical organization na kung saan dito ay ang audio quality and adherence to the time limit. So speaking of time limit, nice ko lamang na ipaalala sa iyo ay meron kang 10 hanggang 15 minuto. Okay, so hindi lalagpas ng 15 minutes at hindi bababa ng 10 minutes. Kaya kung kaya kapag narinig mo no ang unang bus, ibig sabihin ay nakasampung minuto ka na. At kapag narinig mo ang pangalawang bus, ibig sabihin tapos na ang oras mo. Okay? Unawaan ba? Alhamdulillah, Sheikh. Okay. So kapag ikaw ay mag-umpisa ang oras mo kapag nakita mo ng sarili mo sa screen na ikaw lamang ang nasa screen. Okay? Okay, bismillah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nag-iisa at ako rin sumasaksi na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay ang kanyang huling sugo at propeta na ipinadala sa sangkatauhan bilang awa at gabay para sa lahat ng tao. Mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam, unang-una sa lahat ako ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa oras nito dahil binigyan tayo ng pagkakataon na tayo makapagbahagi ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Alhamdulillah, ngayon ang ating topiko, ang ating topic sa gabing ito, sa maiksing oras na binigay sa atin, ay ano ba yung katangian na dapat taglay natin sa isang tao, lalong-lalo na sa ating mga Muslim? Ha? Mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam, merong mga ayat, mga talata na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagturo sa atin kung ano ba yung dapat nating taglayin bilang isang mananampalataya, lalo-lalo sa ating mga Muslim. Si Imam Shafi'i rahimahullah, siya ay nagwika na kung ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi lamang nagpahayag ng ibang talata, ng ibang sura, ay itong sura sa banal na Quran ay sapat na para sa mga tao, sapat na para sa umma. Ano ito mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam? Ito yung suratul al-Asr. Ano ba yung sura al-Asr? Ito ba yung tumutukoy sa salatul Asr?
Ano ba yung sinabi ng mga ulama, tafsir, fasirun? Ano ba ang kanilang komento patukol sa ayan nito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika wal asar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nang siya ay sumumpa sa panahon. Si Sheikh Abdurrahman Saadi ay nagwika, isa sa mga alim, isa sa mga ulama natin, siya ay nagwika, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nanumpa sa panahon. Ang tinutukoy dito yung gabi at araw. Ibig sabihin mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang panahon o oras ay napakahalaga sa atin bilang isang mananampalataya. Ha? Bawat isa sa atin dapat ginugol natin ang bawat oras natin sa mabuting bagay na kung saan ikakulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ang maghahatid sa atin tungo sa tagumpay. Ha? Yun ang dapat natin isipin mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kasunod, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusyur. Tunay na ang mga tao ay nasa pagkalugi. Ha? Ito ay siguradong-sigurado mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam na ang tao ay nasa pagkalugi. Maaring kasama tayo dito mga kapatid. Ano ba yung nalulugi mga kapatid? Yung ba yung nagbi-business dahil hindi siya nakapagtinda ng maayos? Hindi siya kumita ng malaki? O yung isang tao na nagtatrabaho na kung saan hindi siya nakapag-overtime dahil hindi siya kumita o ang kanyang sahod hindi nagdagdagan, yun ba ang malulugi? Yun ang hindi tunay na malulugi mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ang tunay na nalulugi mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam ay sa kabilang buhay. Ha? Sa kabilang buhay, kung doon tayo malulugi, yun ang tunay na pagkalugi. Hindi dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi dito sa dunya mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ha? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panahon. Siya ay sumumpa sa panahon. Ha? May isang hadith na si Abbas radiyallahu anhu ay nagwika sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinasay niya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may dalawang biyaya na kung saan sinayang ng mga tao, karamihan sa mga tao ay sinayang. Ano yun? Yung tinatawag na asihatu wal frog. Una dito mga kapatid, yung kalusugan na kung saan hindi niya ito nagamit sa magagandang bagay, sa mga kabuluhang bagay. Hindi niya ito nagamit sapagkat pinabayaan niya mula pagkabata hanggang pagtanda. Hindi niya ito nagamit. Allahu Akbar mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ha? Pangalawa, yung oras, yung bakanting oras mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Ngayon, ang oras ay napakadali. Ha? Ngayon, maraming fitna. Allahu Akbar. Subhanallah. Karamihan sa mga tao, karamihan sa mga Muslim, na sila ay nag-angkin ng Muslim, na ang kanilang oras ay hindi nila ginugol sa mga magagandang bagay na kung saan ito ay ikakalapit nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Nandiyan ang Facebook, nandiyan ang YouTube, etc. Mga social platforms. Imbis na sila ay magbasa ng Quran, mag-aral ng Islam, mag-aral ng mga hadith, kapamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhalit nakakalungkot mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ito ay isinayang nila. Isinayang natin itong dalawang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan konektado dito ang panahon na ibinagit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tandaan natin ito. Itong dalawa na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating kalusugan at ang bakanting oras natin. Sapagkat ang oras ay napakadali. Hindi natin alam kung kailan natin lilisanin ang mundong ito. Yung mga kapatid, ha?
Kapag hindi natin ito ginamit, mapabilang tayo sa mga nalulugi mga tao. Sino ang mga taong hindi malugi, mga kapatid ng magulang sa pananampalataya ng Islam? Illal ladhina amanu. Maliban sa mga taong naniniwala, mga mananampalataya. Ano ba yung iman? Ano ba yung pananampalataya, mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam? Ayon sa ating katuruan sa pananampalataya ng Islam, ang iman ay paniniwala sa puso, pananalita gamit ang bibi, ang dila. Sinasabi natin na tayo naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating dila. At sinasagawa natin kung ano yung mga paniniwala, paliliwala natin. Gamit ang ating buong katawan, yun ang iman, yun ang tunay na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, hindi pwede na nagsasalita ka lang na ikaw ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi mo ginagawa ang ibang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa mga ng Quran, Ya ayuhal ladhina amanu, atiu Allah wa atiu Rasul. O kayong mananampalataya, sundin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano yung inutos natin, kung ano yung inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, dapat gawin natin 'yon. Dapat kumpleto yung pananampalataya natin. Ha? Lalong-lalo sa buwan ng Ramadan ito, buwan ng mabiyaya. Ha? Hindi ka lang dapat nagsasalamat kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam. Dapat nag-aayuno ka rin. Dapat gumagawa ka ng maraming kabutihan. Na kung saan ito mga kabutihan, lalong-lalo sa buwan ng ito ay kukumpleto na yung pananampalataya. Yun ang magiging tunay, tamis na yung pananampalataya. Yun ang iman mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam. Kaya narapat itong tatlong definition sa iman ay dapat, hindi dapat mawalang isa. Ha? Ito ay paalala para sa ating lahat mga kapatid. Kaya ito ang isa sa katangian na dapat natin tinataglay. Ang magkaroon ng tunay na iman, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun, number one yung nakatayin mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam. Pangalawa, illal ladhina amanu wa amilus salihat. At gumawa ng kabutihan. Allahu Akbar. Sa paggawa ng kabutihan mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam, may dalawang kondisyon. Ito yung al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas, dapat ang ating gawain ng mga kabutihan ay dapat ito ay ikhlas para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nag-ayuno, hindi ka nagsasala, hindi ka nagsasadaka para sabihin ng mga tao na ikaw ay gumagawa ng kabutihan. Ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ikhlas. Innama a'malu binniyat. Katotohanan, ang ating mga gawain ay nakabatay sa intention mga kapatid at magulang sa pananampalatang Islam. Ha? Naniniwala ka at gumagawa ka ng kabutihan. Ano ang isa sa mga gatimpala na kung saan ginawa natin ito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sa Surat Al-Baqarah chapter 2 verse 82. At ang yaong mga nananampalataya at gumagawa ng kabutihan ay papasukin sila sa paraiso at doon sila manatili magpasolang hanggan. Yun ang ganti po ng mga kapatid at magulang sa pananampalataya. So dalawa, pangalawang katangian na dapat nating taglay mga kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam. Pangatlo kapatid, ha? Watawaso bil haq, at nag-uutos ng katotohanan. Ano sabi ng mga ulama dito? Tayo ay nagdadawa. Dahil ang pagdadawa mga kapatid, pag-uutos ng kabutihan at pagbawal ng kasamaan ay ito ay gawain ng mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul al-Fusilat, Ma'adawadu billahi minasyaitan rajim, Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amilu saliha wa qala innani minal muslimin. At sino ba kaya ang mainam ng nagsasalita at nangibita tungo sa aking Panginoon? Ha? At nagsasabi, at gumagawa ng kabutihan at nagsasabi na siya ay kabilang sa mga mananampalataya. So dapat magdaot yung mga kapatid. Ang daot na rapat na ito ay hikma. Hindi pwede na magdaot yun na wala tayong kaalaman. Wala tayong sapat na kaalaman. Dapat may sapat tayong kaalaman. At kung may kaalaman ka, kahit sa isang aya mula sa Quran ay magturo ka. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Baligu anni wala aya. Magparating kayo kahit isang aya lang
isang verse sa Quran mula sa akin. Ha? Yun ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat yun ang tinataglay tayo, mga kapatid. Pangatlong katangian yung mga kapatid. Pang-apat na katangian, mga kapatid. Watawas abis sabar. At nag-utos ng sabar, pagtitiis. Nagtitiis tayo, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam. Ha? Ano man ang pagsubok natin dito sa dunya, dapat nagtitiis tayo sapagkat ito ang diwa ng ating pananampalataya. Sinusubukan tayo, mga kapatid, at magulang sa pananampalatay ng Islam. Dahil ang mga unang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pagsubok yun sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi sila sumuko, mga kapatid, at magulang sa pananampalataya ng Islam. Hindi sila sumuko. Sila ay nagpatuloy. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabihan siya na majnun, baliw, salamangkero, kung ano-ano pa, masakit na salita. Pero siya ay nagpatuloy sa kanyang pagdadawa dahil yun ang sabar. Kung tayo ay nagsasabar, mga kapatid, at magulang sa pananampalataya ng Islam, ha? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ma'asabirin. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naroon sa mga asabirin, mga nagsasabar. Kaya dapat magsabar tayo anuman ang ating pagsubok dito sa dunya, mga kapatid. Dahil ang mga pagsubok na ito, kapatid, ay temporary lamang. Ha? Dahil ang ating mga pagsubok at kabutihan na ginagawa para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay aanihin natin doon sa paraiso. Doon sa paraiso na kung saan doon natin matitikman, maranasan ang walang hanggang kalagiyahan. Kaya dapat, mga kapatid, paalala, dapat itong mga katangin, dapat tinataglay natin. Una, ano yun? Nananampalataya ka na totoo. Hindi kulang. Pangalawa, gumagawa ka ng kabutihan sa pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, dapat ikhlas, taos puso para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ikaw ay nag-utos ng kabutihan, ng katotohanan, nagdadaawa ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat, ikaw ay nagsasabar. Dapat ganun ang katangian natin, mga kapatid, tinataglay. Nawa, mga kapatid, hanggang dito lang dapat na-apply natin ito para magtagumpay tayo, hindi lang dito sa dunya, pati na rin sa kabuling buhay, mga kapatid, pananampalataya ng Islam. Paakhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tara nga, hindi ka naman kinakabahan eh. Sige, nagmamadilog sa oras eh. Marami pa sanang sasabihin, pero yung oras kasi, kaya konti lang. Ano ka pang ano? 4, 3, 2, 1. Ayan, magbabas na. Okay. So alhamdulillah, at least nairaos mo ang iyong gustong ipahayag at gustong misai na ibahagi sa ating mga viewers, Mashal. So anong pakiramdam pagkatapos? Alhamdulillah, Sheikh. Kailang mo, alhamdulillah, kahit na may kunting oras tayo na pagbahagi ng kaupang kalaman. So may mga nag-comment, bakit ka daw uminom? So akala nila, fasting ka pa. hindi, ano na ngayon eh. Kanina po yung iftar dito. Okay. Kaya po ay nasa sana Pilipinas. Sana may natutunan tayo, alhamdulillah. Alhamdulillah, marami tayong natutunan, mashallah, patungkol sa paano ba ang katangian ng isang tao para magtagumpay. So yan ang kailangan natin, paano tayo maging matagumpay. Na kung kayo, maraming salamat sa iyong mga aral na ibinahagi sa amin at ibinahagi sa ating mga viewers ngayon. Okay, so ano ang pinakahuling mensahe mo sa mga susunod na sasabak? Alhamdulillah, sa mga susunod na sasabak sa ating mga kasamahan, inshallah ay pagbutihan niyo po. Alam naman natin na bawat isa sa atin na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga iba't ibang talento. No? Huwag tayo ma-pressure kung kanina o isang araw ay may mga magagaling na magsalita. Alhamdulillah, kasi biyayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang importante, yung ibabahagi natin ay may mapulot silang aral. Bawat tagapakinig ay meron silang mapulot na aral. Yun pong aking mensahe, Sheikh. Mashallah, tabarakallah. Na kung kaya, umanda na si Sister Om Abdul Aziz Byron. Kabahan na siya dahil siya ang susunod. Nasasabak insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At kaya naman, sa sino man ang gusto pang mag-register at mag-submit ng kanilang form para sa patimpalak na ito, open pa po. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ang patimpalak na ito para sa lahat.
Ito pa ang ibalik Islam o hindi man, ang mahalaga ay willing kayong magbahagi ng iyong kaalaman sa Islam. Of course, ang iyong layunin dito ay hindi para sa kukunting tanatawag na papremyo, kundi ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, naku kaya, Jalil, maraming salamat sa iyong oras at sa iyong pagbabahagi ng kaalaman sa pamamagitan ng programa na ito. Inshallah, naway ay magsama-sama tayong muli. Hindi lamang dito at of course, lagi naman tayo magkakasama-sama sa ating pag-aaral. So, maraming salamat kapatid. Naway pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tanggapin mula sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito at naway ikaw ay kaawaan at kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So mga kapatid, jazakumullahu khair sa inyong pagdalo. Dito, asa sino man ang gustong suportahan ang entry o ang ating lecturer ngayon, ay magbahagi lamang sila ng kanilang suporta sa pamagitan ng kanilang pag-like at pag-share ng kanyang lecture sa inyong mga wall o sa iba pa, sa inyong group o ano pa man. So bilang pagpapahayag ng suporta, inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil your supports matters to us. Okay? So, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa dito sa ating pahina. Naway pagpalain tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wan, alhamdulillah. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, by the way pala, inaanyayahan ko ang lahat na mamaya po ay sino man ang may free na manood ng ating live sa ating SCAG Philippines page ay dahil sa fatawa po yun, mga tungkol sa katanungan ang may kaugnayan sa pag-aayuno. So kayo po ay inanyayahan ko mamaya, inshallah, at meron din tayo mga papremyo mamaya, inshallah, sa pamagitan ng pagtatanong at inyo po itong sasagutin, inshallah. So maraming salamat po. Maasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.